So, yun nga guys, no, welcome nga pala sa aming YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aming channel, mag-subscribe ka na para ma-notified ka sa mga parating na aming mga video. Channel na to, kung makikita nyo, meron ditong cover at tutorial. At kung may mga song request kayo at tutorial na request, mag-comment lang kayo. So, yun nga guys, no, ang unang tutorial na gagawin natin ay kantang Passenger Seat. Sobrang dali lang nito guys, at kung beginner ka, sakto to sa'yo, makakatugtog na agad ng original. Ito yung original chords na ginamit sa kantang yun. Ang chords na to ay naglalaro lang sa D, D minor, G, A. So, yun nga guys, no? Pero bago tayo mag-umpisa nun, may plucking nyo na parang ganito. So, yun nga guys, no, may plucking dun sa unahan ng kanta, ng chords. So, madali lang yung guys, ang ituturo ko rin sa inyo yun at magsimula na tayo. Yan, ipwesto nyo na yung daliri nyo sa chords na D. So, yun guys, ang unang ipa-plucking nyo dun, itong 4th string, 3rd string, 2nd string. Yan, parang ganito guys, oh. Yan, parang ganun siya guys. At ganito yung tunog niya. Ang sunod na pipindutin nyo doon, i-hammer nyo tong third string. Parang ganito. Yun, nakita nyo. Pagka-hammer nyo doon sa third string, balik kayo sa fourth string. Yan, ito yung guys, fourth string. Dapat ganito yung tunog niya. Pag nagawa nyo na yun guys, proceed kayo sa strum. Parang ganito. Sabay strum. Pero sa unang strum mo, i-hammer mo tong first string. Parang ganito yung tunog niya. So guys, bibilisan natin. Ganito dapat yung tunog niya. Ganon. Pag bubuuin mo na siya, ito na yung tunog niya. Ulitin natin sa D. 4th string, 3rd string, 2nd string, balik sa 3rd string, hammer, balik sa 4th string. Tapos, strum na hammer sa D. First string. Ito. Tapos, dun na papasok ang susunod na chords. Yung chords na to ay letter P. Ay, letter B. Chords. Chord B. Ito, B. Ito. Iipitin mo lang tong fifth string, fourth string, third string, second string, first string. At ilalagay mo tong middle finger mo sa third string, ay, second string, sunod, lalagay mo tong ano mo, ring finger mo sa fourth string, to ilalagay mo naman to sa third string, yung hililingit, yan, ganito dapat yan, to yan, yan, tapos yung tunog niyan guys, ganito. Susunod natin na chord ay chord G. Ito naman yung itsura ng chord G. Ito, middle finger mo sa 6th string, 3rd fret, 2nd fret ng 5th string, yung to. Tapos, itong 2nd string sa 3rd fret, 1st
string sa 3rd fret yung hiniliit mo. Mas ganito dapat yung tunog niyan. Yan. So, balik tayo sa letter D para alam nyo pa rin yung pagkasunod-sunod niya. Ito. B, minor. Tapos G. Yun. At ang last chord natin ay letter A. Yung A, guys, ito sa 2nd fret ng 4th string, 3rd string, 2nd string, sa 2nd fret. Ganito yung tunog niya. Ayan, ganyan. Tapos, sa dulo nun, may half chord siya ng ito, tatanggalin mo lang tong middle finger mo ng ayan, sa bass drum. Ganun dapat yung tunog niyan. Ayan, ganyan. So, pag binuo natin siya, guys, ganito dapat siya. At ang strumming pattern ko dyan ay ang down, up, up, down, up, up, down. Down, down, down na siya. Ito, parang ito. Basta ba, itatanggalin mo na itong middle finger mo ng yan. Ito na yung kabuuan niya, guys. Pero kung gusto mo naman laruin, guys, kung medyo marunong ka na mag-gitara, ganito gagawin mo. Guys, no, ayun yung pinaka basic chord ng passenger seat at ayun din yung original chords na ginamit sa kantang yun at so yun nga guys, no, tapos na ang ating tutorial at salamat na sana may natutunan kayo dito sa tutorial natin at maayos ko rin na ituro sa inyo yung chords ng original song na passenger seat. So yun nga guys, no, kung may mga request kayo na song tutorial guitar tutorial, mag-comment na kayo at susubukan kong aralin nyo at ituro sa inyo ng mas maayos. So yun nga guys, no, thank you for watching. Bye-bye!